Hello mga ka-video, okay? Ito muli tayo sa panibago nating video sa araw na to. Para sa ating mga ka-video, okay dyan? Isa na si Sir Edwin Solis na nagtatanong kung ano magandang gamitin na speaker, pang video okay or pang bahay lang na video okay. Para sa mga nagtitipid dyan, at kung gagamit kayo ng isang speaker lang at isang tweeter mga ka-video, okay, ang may re-recommend ko lang sa inyo is yung instrumental na kagaya nito. Meron tayong crown instrumental. Ayan siya. Nasa sa inyo na kung anong size ang gusto nyo. Pwede naman D12 or D15. Kung pambahay lang, kung indoor, pwede ng D12. Kung gagamitin nyo naman sa labas, mas okay yung D15. Kasi mas malakas yung buga niya kumpara nyo sa D12. Okay? At itong kailangan nyo pa. Kailangan nyo ng tweeter. Kasi itong si instrumental mga ka-video okay. Meron na siyang konting tining para sa boses. Ayan. Kasi meron na siyang frequency para sa boses. Lutang na yung inyong boses dito. Kung kakantaman kayo, lalabas na yung boses dyan. Isang piraso lang siya. And then, sasamahan nyo ng isang tweeter. Ayan. Isang instrumental at isang tweeter. Yan mga ka-video. Okay. Kaya lang, yung kung maghahanap kayo ng bayo or yung bumaba yung sound, syempre, hindi naman low frequency siya. Kung gusto niya may bayo, syempre kailangan niyong gumamit ng subwoofer. Yung woofer kasi at instrumental halos parehas lang sila. Okay? Halos parehas lang yung kanilang frequency. Kung gagamit man kayo ng subwoofer, mga ka-video okay, para sa pang-video okay. Kaya nito, kung sakaling gagamit kayo ng subwoofer and then tweeter, medyo lubog yung inyong boses dito kung pang-video okay siya. Pero kung mga pang-sound trip lang, kagaya ng mga tugtugan lang ganyan, okay na silang dalawa. Pero kung gagamit kayo nito, mas maganda kung sasamahan nyo ng mid-range. Okay, yan, dalawang yan. Kasi eto, bumabayo to. Meron na kayong bass or sub, and then meron na kayong mid-range. At, syempre, tweeter. Ito yung nagpapasagitsit ng inyong sounds. And then, si mid-range naman, siya yung nagbibigay o nagpapalakas ng tapo ng boses nyo. Kasi hindi nyo mapapalabas yung boses nyo dito sa subwoofer. Kasi kasi low frequency lang siya. Meron man lalabas ng boses dito kaya lang hindi kalakasan, hindi kagaya ng mid-range. Okay? So, kung gagamit kayo ng kung gusto niyo ng ma-bass, subwoofer and then samahan niyo ng mid-range and then tweeter. Ayan, medyo magandang combination na 'yan kung gagamit kayo ng subwoofer. So, kung gagamit man kayo ng instrumental, kagaya nito mga ka-video okay. Instrumental kahit hindi na kayo gumamit ng mid-range. Kasi lalabas na yung boses nyo rito. Lutang na siya. Kasi nga, ayan. Kahit instrumental lang at tweeter, ayos na. Kaya lang hindi siya, sino malakas yung bayo niya. Pero, pwede na siyang pang-video okay para sa mga nagtitipid. Kahit hindi na kayo gumamit ng mid-range. Pero kung gusto nyo gumamit pa rin ng mid-range, okay pa rin siya. Sa wirings naman mga ka-video, okay, puro parallel lang siya, positive to negative. At huwag natin kalimutan yung capacitor natin sa ating tweeter at gayon din sa ating mid-range. So, ayan na nga mga ka-video, okay? Kung nagtitipid kayo, pwede na yung instrumental or whooper and then tweeter. Mamimili na lang kayo sa dalawa. Kung whooper or instrumental. And then tweeter na, pwede na siya pambahay nyo. Kaya lang, kung maghahanap kayo ng bumabayo, syempre, iba na yung gagamit kayo ng subwoofer na kagaya nito. Si subwoofer kasi siya yung nagbibigay ng body ng tugtog. Siya yung gumagapang, okay? Sa amplifier naman mga ka-video, okay, pwede na si 502, medyo mura siya. Kung hindi ako nagkakamali, maabot siya ng 4,000. Pero kung akong tatanungin nyo kung ano maganda, syempre ang gusto ko pa rin si 733 na kagaya nito. Kasi si 502 kasi, wala siyang sariling individual na equalizer na kagaya niyan. Kasi medyo mahihirapan kayo magtimpla ng video okay nyo sa napambahay kasi yung mixing ng sounds nyo, ng video okay nyo kasama yung mixing or equalizer ng vocal nyo kaya hindi nyo rin siya matitimpla na maayos. Kagaya nito mga ka-video okay, ito yung equalizer ni
ni music natin o video okay player. Ito yung player natin. May sarili siyang timplahan and then yung vocal niya, pwede mo pa rin siyang timplahin. And then yung vocal niya, may sarili siyang equalizer. So, nasa sa inyo kung anong gusto nyong bilhing amp. Pero kung akong tatanungin nyo, mas maganda kasi yung natitimpla mo ng sarili yung inyong music and then yung vocal nyo. Yun lang yung gusto ko sa amplify dapat, pero sarili silang equalizer para matimpla mo ng maayos yung inyong vocal at saka yung inyong music. Sa price naman mga kabidyo, okay. 6,000 plus si 733 sa Kura mga kabidyo, okay. Yan yung price niya. Si 502 umabot na ng mga siguro mga 4,000, hindi ako update sa price niya. So ayan na nga mga kabidyo, okay, hanggang sa muli. At sa mga hindi pa po nagsasubscribe dyan, subscribe na po kayo and the notification bell para lagi kayong updated sa ating mga ginagawang video. And comment na rin po kayo kung may katanungan kayo. Okay? Salamat. Hanggang sa muli.